my YouTube channel, this is Maj, and for today's video, we're going to talk about the phase 2 airdrop of the Velocity or Dev token, guys. So this time, you need to do all of the tasks, guys, and to earn Dev Bucks. So pag-uusapan natin yan in this video. So marami dito tayo pag-uusapan dahil marami silang nilabas na tasks. And of course, may daily tasks din sila and daily check-in so you can get diamonds, and yung diamonds ayun, you can convert it to Dev Bucks. So pag-usapan natin kung ano ba si Dev Bucks later in this video, guys. Kaya huwag kayong mag-skip. Stay tuned until the end of this video para wala kayong miss na important details. So this is the complete guide. I'm really sorry kung medyo late na ako about this one, but yun nga, dami kasing nangyari in this past few weeks, months. So anyway, but before we jump into it, make sure you like this video, subscribe to my channel if you have not already, and ring that notification bell so you'll always be updated to my upcoming videos and off-the-clock episodes. So, maraming na-disappoint kay the Velocity because nga, di ba, yung nakuha nating mga 8, 9 na token before is naka-hold siya for at least 100 days or less than 100 days. So, naglabas na announcement niyan parang this coming August 20, pwede natin mapalitan yung ating dev token, which is isa pa lang naman kasi yung kanilang naka-listing sa may Bitmart ata yan, guys. So now, ito, naglabas kan sila sa phase 2, which is kung nag-claim kayo ng token nyo sa phase 1, you can get the OG booster for this one. So 1.5 OG booster. So this one, ang mahalaga dito is makipo kayo ng dev Bucks, guys. Yung Dev Bucks, meron siyang naglalaman na MDV. Para MDV tokens, para siyang inside, di ba? Pag nag-game kayo, may game tokens, di ba? So parang this one, ito yung MDV tokens. So MDV tokens, you can convert it to pinaka token nila, which is Dev tokens. We don't know pa kung magkano yung conversion, kung ilan MDV, so yun. So ako, meron akong 1.5 dahil kinuha ko yung nag-claim ako nung sa phase 1. So marami kasi hindi nag-claim dahil nga na-disappoint sila because of the yun nga, naka-lock-in siya for 100 days or less than 100 days na, dahil supposed to be pag 100 days mga September kasi nag-extend pa sila, diba? After the countdown kasi yung sinabi nila. So anyway, here, pwede pa rin naman kayo makakuha ng booster if you purchase the Mystic Pad. So it's up to you kung magpa-purchase kayo o hindi. Dahil siguro nga mataas yung value ni Dev token due to nga isa pa lang naka-listing sa kanila, and wala, hindi pa masyado gumagalaw kasi yung token. So parang yung kaya malaki yung value ni Dev token. So we will see what ano mangyayari once na na-release na yun, or pwede natin mapalitan yung ating Dev tokens this coming August. August 20 nakalagay sa kanilang roadmap na pwede natin ma-exchange si Dev tokens. And then yun din na masabi nila na possible na magkaroon din ng listing sa other exchanges. Possible, sana, let's hope sa OKX, diba, sa Bybit, diba, something like that. Para much better, mas madali. Kasi kay Bitmart parang medyo konti lang ata gumagamit ng application na yun. So anyway, so here, ito yung pinaka ano, nakalimutan ko to, guys. So, hindi ko nakakuha, sayang yung 1 box. And then meron sila, ito yung part, ito, event nila. So wala naman dito time limit, but gawin nyo na siya as soon as possible, yung part 1, and then the partnership nila with BladeSpay. So ito yung sabi ko sa inyo, yung diamonds na kailangan nyong mag-ipon, and then once na naka-accumulate na kayo ng 50 diamonds, mag-ano yan, mag-automatic magkakaroon kayo ng 1 Dev Bucks every 50 diamonds yun, guys. So yung additional para makakuha kayo ng Dev Bucks. Here, sa Galaxy campaign nila, every time na matatapos nyo, you can claim a 1 NFT or 1 Dev Bucks, which is soon, pwede nyo nang i-open yung Dev Bucks, guys. So this coming a few days lang siya, guys. So yun yung ano nila rito. So here, medyo na-late na ako sa daily. Kasi yung daily nila, guys, take note, within 24 hours, natatapos siya. So, kailangan everyday gawin nyo siya, guys. Kasi, hindi ko yung nagawa yung day 1 and the day 2. Nakalimutan ako kasi. So, mag-start ako later on sa day 3. But, itong sa mismong main event nila o main task nila, so, madali na lang naman. So, wala na masyadong
Twitter retweet or quote. So, hindi na gano'n. Hindi na katulad dati na parang sunod-sunod, di ba? Parang meron ng parang ilang sa isang tasks, ilang yung retweet at ilang quote, di ba? So, dahil nga nagbago yung policy ng Twitter is possible na maban. And then, pag mag-create kayo ng bagong Twitter account or X account, is may bayad na siya. So, swerte yung mga nakagawa dati ng marami, guys. And ngayon kasi, you need to pay para makakreate kayo ng account. So, as of now, as of today, hindi pa pwede ma-exchange. So, we have one dev box na, guys. So, pag natapos natin to, we can get a dev box as well and then points. So, sabi nila, na you need to earn points then as well. So, possible na may conversion din yan in the future. So, we never know. So, as of the moment, ito pa na makuha natin new dev box every time na matatapos natin ito, guys. Okay? So, this is the part 1. So, now, natapos na natin siya. So, for the day 3, ito, mabilis lang naman din siya. So, parang visit lang naman siya sa mismong site and then the box. And then, yun nga, kung nakapag naka-claim kayo, syempre, diba, naka-hold siya automatically, magkakaroon kayo ng additional 1 NFT. So, here, you can get 2 dev box, guys, or 2 NFT guys, ito sa kailang day 3. So, I think, ganyan din yung mangyayari sa day 4, day 5. Hindi ko kasi nakita yung day 1 or day 2. So, sayang kung ganyan din sa every day. So, hindi ko parang na-miss ko rin 4 boxes. So, sayang din naman siya, ba? Diba? So, kung makakuha tayo ng maraming dev box, possible na mas makakuha tayo ng malaking MDV tokens. Ba? Diba? And pwede na siya ma-convert sa dev tokens, guys. For this time, ang kanilang network is Arbitrum, hindi siya BNB. Kasi, ba? Diba, sa pag-claim natin ng dev tokens, nasa BNB siya, if I'm not mistaken, I forgot. Dahil sobrang tagal na siya. So, anyway. So, ayan, nakakuha na tayo ng 2 dev box, guys. So, here, ayan. So, visit lang siya, diba? So, pag ganyan, pwede tayo ulit mag-claim. So, kahit hindi nyo siya pagsabayin, pwede naman siya, guys. Pero kung wala kayong dev tokens na naka-hold, kung hindi ka nakapag-claim nung una, it's up to you as well if you want to purchase dev tokens at ilagay yan sa inyong wallet o EVM wallet na naka-connect sa inyong Galaxy campaign or sa naka-connect sa mismong inyong dashboard, okay? Sa dev dashboard nyo, guys. So, here, this one is the dev partnership with Blaze. So, pero dito kasi, guys, sinid natin mag-purchase. I think mayroon to entry pass para matapos natin itong task na to, guys. The whole tasks. But now, ayaw nga mag-get. So, sabi nila kasi, ano, iba rin yung ano neto, guys. Iba yung kanyang network. Hindi siya Arbitrum. So, if hindi ako familiar. So, dito, pwede rin kayo makapag-purchase for the Tyco, Galax, ZK Fair. So, kung ginagrind nyo sila, like ito, si Tyco, you can purchase it here. So, meron yung karapatang amount. I don't know kung how much is this one. So, nawala yung ano. Ayan yung Polygon. So, mga entry pass. So, kadalasan ngayon, isa na sa mga nire-require din nila to yung entry pass. And then, of course, kailangan na rin mag-purchase ng passport sa inyong Galax. Kasi, nabalitaan ko na may V2 na version 2 yung passport nila. And may merong mga tasks na ngayon sa Galax na kailangan yung Web3 score nyo is nasa level 3. Para mag-level 3 kayo, you need to purchase passport. Galax passport or Gitcoin passport, something like that. Para tumas ang inyong level, okay? Bukod sa una natin ginawa, guys, diba? Yung para sa humanity or sa pag-mint natin ng sa Polygon, so iba pa yon. So, yung passport nila is worth $5 as well, pero nasa BNB naman siya, hindi siya sa Polygon. So, Holeski ang kanyang network. So, I'm not familiar with Holeski. So, I will check kasi hindi ko siya nakikita din. So, hindi ko alam kung paano makakapaglagay ng money sa Holeski network. So, baka ibibridge natin. So, I will check that one. So, I'll update you this coming days
about it. So wala naman nakalagay dito kung until when, but at least matapos natin siya before mag-August. Kasi 'di ba hanggang August 20 yung ano. So at least within June matapos natin ito, guys. So mayroon mga dito yung mga Blaze Payden na tasks. As you can see here, I think you need to purchase the entry pass yan lahat yan, guys. If you want to finish the Blaze Pay tasks, okay? So here hindi natin matatapos lahat, but for the meantime, gagawin ko muna yung other task like this one, so this course. So if it's up to you kung gusto niyo siyang tapusin, makakuha kayo ng another DV dev box at magkakaroon kayo ng points for the Blaze Pay, guys, for the possible airdrop nila in the future as well. So yung mga ganyan naman kasi kadalasan, guys, is possible na magkaroon ng airdrop, guys, in the future. So kadalasan yung mga pinapartnership nila, diba? So umpisa wala pa yung mga tokens, but later on marami na ako nakikita na pinapartnership na wala pang token noon and then nagkaroon ng token ngayon, guys. Kaya isa yan sa possible maging requirements nila once na maisipan nila magkaroon ng token in the future. So possible din magkaroon kayo na early sa community nila once na makasali kayo or maka-join kayo sa kailang Discord. And take note, guys, kahit mag-join kayo, but make it sure na maging active din kayo kahit once a day, mag-post kayo sa kanilang mga Discord sila, makasinalihan yung mga airdrops, guys, kasi kadalasan or paminsan is namimigay rin sila ng airdrops sa mga Discords or sa community nila nasa very active sa kanilang Discord page or sa Discord account. Okay? So now, here at least, di ba, mga ayan, follow na lang, guys. And then yun yung pinaka mahirap na lang dito is to get the Blaze Pay entry pass, which is I will ano muna research first, but for sure is I don't know kung how much pa siya. So yung mga kakalala ko hindi pa nila ginagawa kasi eto, guys. So I will update you once na nagawa ko siya, guys, sa my next update for the Develocity airdrop phase 2, guys. So until August 20 pa naman yung pinaka final, pero before, much better. So at least matapos niya siya kung gusto niya siya tapusin until June. Much better, guys. Okay? So, ayun, natapos na natin. Pero yun na nga, ito yung Blaze Pay. And then, of course, kapag gusto niya makapag-refer at may naka-refer kayo, you can get 1 NFT or 1 box. As you can see, diba, nakalagay dyan is Holisky. So, hindi ako familiar sa Holisky Network. So, this is the first time na encounter ko si Holisky, guys. So, kapag pinilitan nyo siya ng iba, babalik ulit siya dyan. So, it depends yan sa entry pass na ipapurchase nyo. So, possible lang kung Polygon yung ano nga. Kung BNB, PNB, diba? Kung sa Tyco, I don't know. I think Ethereum ata yung kay Tyco. So, here, is Holisky. So, iba ba yung ano nga network neta ni Develocity. So, insufficient funds. So, kailangan ko muna maglagay ng funds kay Holisky. So, dito yung matacheck kung magkano. Much better kung ang iaanin nyo is OKX. Kadalasan kasi kapag OKX ang nakakonect sa mga ganyan is mas less yung makukuha yung gas fee or inyong babayaran, guys. Okay? So, unlock rewards with Blaze Pay. So, possible magka-rewards din kayo in the future kay Blaze Pay. Sabi ko nga kanina sa inyo, guys. So, here, kapag chinek natin, ayan, di lumalabas kasi. Oh, wala pa naman tayong profile here. So, gagawin ko na lang siya sa other video for this one. So, I'll do my own research first. But let's follow si Blaze Pay. So, I think bago lang dito si Blaze Pay, guys. Kaya, possible yan in the future. Kaya mayroon siya mga Blaze Points. So, possible yan magkaroon ng airdrop in the future. Once na magkaroon kayo ng maka-accumulate kayo ng mga Blaze Points as well. So, here, ayan. Hindi pa pala natin natapos yung una. So,
mag-quote na lang muna tayo, guys. So, hindi ko kasi pinagsasabay sa para magkasunod na oras. Dahil, alam nyo na, mamaya maban tayo. And then, yun, nagdagdag ako ng tinatag ko para at least hindi siya magmukhang forward lang. Diba? Retweet lang. Something like that. So, here, ayan. So, ito na naman kulang natin yung quote. So, medyo tumagal naman tayo ng ilang minuto para sa ginawa natin day 3 and then the Blaze Pay, guys, partnership. So, switch natin again sa Arbitrum dahil nga naka-Holoski network siya. So, ayan, mag-double kasi siya kasi na-detect niya na kailangan dun sa Blaze Pay is naka-Holoski. Unless na i-close natin yung tab na yon. So, ayan, guys, nakuha na natin. And now, for the day 4. So, hindi ko na-post for the day 3. Super busy, kaya sinama ko na rito ang day 4, guys. So, here, 1, 2, 3. Wow! Tatlo. For this day, tatlo, guys. So, hindi ko alam. Possible na tatlo din sa day 1 or day 2. Pero, possible sa... It depends yan per day. So, check din natin sa day 5. But here, I think may problem. Dahil nag-announce sila kanina na you can open the box na. You can start opening the box. So, I think may problem. Diba? Kasi Bitmart lang yung ano nila. So, tama ko. Dapat ano siya, meron siya rito. Pero I think ito yung sinasabi nilang problem for this guy sa day 4 nila na ayaw lumabas na, di ba kasi sa day 3 natin lumabas na credit siya. So now, ayaw nga makredit. So kahit pinutin natin yung refresh, ayaw pa din, guys. Dapat automatic yung katulad nung yesterday. So now, is, kailangan natin i-check yung kanilang TikTok. And then of course may follow tayo, so makakuha, ayun, na-claim naman na, ay hindi, sorry, yung una, so dapat meron pa tayo. Pag ganyan, di lumalabas yung second claim, yung na-claim yung una and then ayaw pa rin, i-refresh nga lang yung Galaxy nga, guys, and then lalabas yung claim NFT, so lumalabas yung error. I think this one yung para sa hold one dev or more, so supposed to be dapat meron ako nyan, so I'll try to get that later, baka umayos mamaya. Ito yung sinasabi nila na ayaw nga daw. So now, pwede nila rin mag-open ng box. So, yung iba kasi hindi pa nakakapag-open. Pero makakuha tayo ng MDV. And then, once na nakuha tayo ng MDV, and take note, meron daw na gas fee for Arbitrum. So, dapat meron kayong ETH. Nasa ETH nyo nasa Arbitrum, guys. Pero super baba lang naman doon. Mga nasa 0.01 USD. So, check natin. Open 6 box. So, try natin. So, ayun, kakaano lang. Kakapost lang nila na you can open dev box na to earn MDV. And then, pagdating ng August 20, you can convert, or before August 20 yan, you can convert your MDV to dev tokens. So, ayaw nga, piniklik ko, ayun o. Ayaw nga, nagkaganyan lang siya. So, I think may problem siya. So, dahil nga kaka-announce lang niya. So, may problem again yung site nila. So, be patient, guys. And for sure, marami magreklamo about it as well. So, check natin yan later na lang, guys. So, but it's up to you. Try nga na. And then, don't forget na i-claim everyday yung diamonds. Wala naman siyang gas fee, guys. So, it's for free naman siya. So, you can earn dev box. So, sa dev box, once mag-open kayo, meron daw siyang ETH na ano. So, kasi yung friend ko, nakapag-open na siya, guys. So, super mura lang naman daw siya. Okay? So, yan. Nakalagay naman dyan, guys. Every 50 diamonds, mag-automatic siya converted into a dev box, guys. Every 50 diamonds. Okay? Don't forget about it. So, gawin nyo na siya everyday. Itong daily task nila, nag-expire siyan within 24 hours. After 24 hours, expire na siya for lalabas na yung susunod na day. So, I don't know kung until when siya, siguro until na matapos, until matapos, I think hanggang June siya. So, marami-rami pa rin kayo makakuhang dev box, guys. So, this one, sayang kung di at ito makuha, sana hindi ko makalimutan later. So, gagawin ko lang siya later. So, don't forget, gawin yung daily task sila and claim the diamonds as well, guys. So, start earning dev box. Ayan, guys, so I'll promise I'll post this one today. So today is day 5, guys.
So here, so today is day 5 na. So di natin nakapag ano, ayan, open one box. I think per day bakit one box? One box at a time. So kasi diba yesterday is ang nakalagay doon is ano, 6 boxes. So i-claim muna natin itong mga dev box. So day 5 na, guys. So here, kung meron kayong naka-hold dyan, sana naman umokay na yun. Kasi nakalimutan ko, so hindi ko nakuha. So for now, ang kailangan natin i-visit is the Instagram. Yesterday is the TikTok. So ngayon Instagram. So claim NFT. Ayan. So naka-claim tayo na another. Ayan, pwede. So meron tayong another 2. So tatlo makuha natin dev box for today. Day 5. So gawin na siya today, guys. Ayan, claim 2 NFT. So yesterday, nakalimutan ko. So hindi ko na-claim yung ito, yung, di ba, yung naka-hold. So buti nilang umokay siya kaya hindi lumalabas, di ba? So yesterday, ayaw niya. So buti nilang today is okay na siya. So day 5 na today, guys. So let's try to open one box. Hindi na ako nakapag-open ng isang box. So try natin siya. But first, kailangan natin mag-claim ng diamond. So naka 60 na tayo, naka automatic na siya. So current streak is 3, and then may bonus tayo na 1 dev box. So we total of meron tayo 10, and then 1.5 OG boost tayo, guys. So once na nakuha tayo ng MDV, may boost tayo ng 1.5. Pero kung bibili kayo, meron pwede kayo makabili ng 3 boost, guys. So here, ayan, as you can see, 0.01. So tama naman siya ang sinabi niya sa akin. So I think meron ba akong maliit na ano, ETH dito. So we can ano. Sana naman may option na open all, 'di ba? But gusto nila siguro one at a time. So ayan, 73 again. Random kung ilan yung MDV. So na may boost tayo. So you 1.5 OG boost, so got extra 35, so total of 109.5, guys. So we still have 9. So try natin, pero nakalagay ito 0 na, baka once a day lang siya. So yes, so check natin. Pero kasi pag ganyan, guys, pag chinek nga siya tapos tinuloy nga siya, kahit pag wala kayo nakuha, it means magbabawas pa rin yung ano, so ano pa rin siya, 0 point something. So try natin. Oh, 0. So once a day lang siya, but ayun nga, okay lang, at least medyo maliit lang yung ating gas fee na binayaran. Kaya once a day, pwede, okay lang naman. Once a day until the ano, sana naman before the ano, conversion, pwede na natin siyang mabuksan lahat. But ayan, 0.01, so meron pa tayong 0.06, so we can still open 6. But pagdating kasi rito sa kay MetaMask, you need to ano, so magdadagdag na lang ako ng another ETH na under an Arbitrum network. So gawin nyo na siya, guys, as soon as possible if you want to get dev tokens. So until next time, guys, goodbye.